So hi guys, welcome back sa ating YouTube channel. So napakasayang araw ngayon, day 14 ng pag-aalaga ng mga piglets. So napakalaki na guys ng mga baboy at talaga ng mga napakaganda na. So bago natin pag-usapan yung paano ba i-market ang mga alagang baboy, tatlong bagay na makakatulong sa atin sa paghanda para i-market yung ating mga alagang baboy at syempre para mas kumita ang ating negosyong baboyan. So bago natin i-discuss yan guys, maraming salamat sa mga katropa natin. 60,000 YouTube subscriber na tayo and counting, napakalapit na. 40,000 na lang. Talagang abot kamay na natin yung silver button. So sana guys, dagdagan nyo pa. Ito guys, pag-usapan natin ngayong araw na to, pagmamarket sa baboy. Tatlong paraan ng pagmamarket sa baboy. So tara, himay-himay natin yan. Paano ba tayo kikita sa negosyo ng baboyan? So ito guys, isang normal na paraan ng pag-market guys ng baboy is yung pagbebenta sa mga biyahero. Ang pagbebenta guys sa mga biyahero, normal na sistema yan. Kikita ka dyan, pero kailangan mo ring bantayan kasi mayroong mga risk factor din. Ang pag-market sa baboy, paano ka ba magbebenta sa mga biyahero? Ito, paano makukontak ang mga biyahero? Meron ding mga sistema dyan guys. Para makontak mo yung mga biyahero, minsan kailangan mong dumaan sa mga middleman o tinatawag na ehente. Ang mga ehente, sila yung may contact sa mga biyahero. Sila yung nakakaalam ng schedule kung kailan pupunta yung mga biyahero sa lugar ninyo para mag-pick up ng baboy. Usually, nagkakaroon sila guys ng mga commission per head o kaya per kilo ng baboy. Kaya maaari minsan nababawasan yung kita ninyo kasi minsan napupunta pa sa mga ehente. Pero may mga pagkakataon naman na yung mga ehente is direct na sila dun sa mismong bumibili ng baboy. Ibig sabihin sa mga biyahero, yung biyahero na mismo ang nagbibigay sa kanila ng commission. Minsan, nagre-range per head ng baboy. Halimbawa, ang usapan nila, 200 per head sa bawat baboy na ma-repair nila o ipagbibili sa mga biyahero. So, wala nang babayaran yung may nag-aalaga ng baboy. Eto guys, halimbawa, ang normal na kalakaran sa inyong lugar is halimbawa 180 per kilo. Usually, sumusunod rin yung mga biyahero sa normal na kalakaran sa inyong lugar. Kasi ang business nila guys, buy and sell. Kasi doon sa kanilang lugar, halimbawa, ang mga biyahero galing pang Bulacan, galing Pampanga, o kaya galing ng Manila. Kung ang presyohan ng baboy sa kanilang lugar ay napakataas, maghahanap yan ng lugar na mababa yung presyo ng baboy o kaya kaya pa nila na kumita o tumubo. Halimbawa, dito sa Bicol, 180 per kilo. Tatapatan nila yung presyo ng local price sa market. Minsan naman, may pagkakataon na tinataasan nila kahit 5 piso o 10 piso para at least mahabol nila at makabili sila ng mas maraming mga baboy. So eto guys, kailangan may mga group sa mga Facebook na pwede kang sumali dyan para at least ipopost mo lang na looking for buyer ng baboy. So usually it's tinatawag nila line 8, 9, 10 o line 7. Ito pa, may mga taripa-taripa system dyan guys. Ibig sabihin, kapag line 8, good size na yon, 80 pataas. 80, 200, 90 kilos pataas. So yan yung magagandang pricing. Tapos kapag mga 70 kilos up o kaya 79 kilos down, so magbabawas ng taripa. Minsan binabawasan nila ng 5 pesos o 10 pesos. At kapag 60 kilos up or 69 kilos down, may baba ulit na 10 piso. So pababa ng pababa, the more na lumiliit yung baboy, bumababa yung timbang ng baboy, bumababa rin guys yung presyuhan. Ayan. So ang pagmamarket dyan, kapag kukontak ka ng biyahero, so through middleman yung tinatawag na ahente. Usually, ang ahente, minsan sila yung kukontak sa mga baboyan o maghahanap ng mga piggery, backyard man yan o commercial piggery na mapagkukunan ng baboy na ibibenta dun sa mga biyahero. Ayan. So, isang paraan yan ang pagmamarket ng baboy. At ikalawang paraan naman guys ng bago natin simulan yung ikalawa is isa pang take note natin. Since hindi natin guys kilala yung mga biyahero, since dayo sila sa ating lugar,
make sure yung biosecurity natin sa ating baboyan. Pwedeng hindi na sila papasukin guys sa ating baboyan, lalong-lalo na mga dayo sila, baka mamaya may dala silang sakit. At i-make sure lang natin na merong tubig at saka merong sabon na yung tapakan nila pang hugas doon sa mga tsinelas nila, sa mga paan nila, para at least kung pumasok man sila sa baboyan, at least medyo na-disinfect sila. Ito pa, may mga pagkakataon naman na pwede nyo nang hindi sila papasukin, at yung mga taga-roon na lang sa inyo, sila na yung maglalabas ng baboy, at doon lang sa certain area, may portion kayo sa inyong baboyan na doon lang sila magpipick up, katulad ng ginagawa ng commercial piggery. At ito pa, guys, kapag nagtitimbang ng baboy, tingnan yung mabuti kung tama ba yung timbang nila, tama ba yung kiluha nila at walang daya. Kasi ito guys yung nagiging problema, para hindi kayo magreklamo sa bandang huli na bakit mukhang malaki yung baboy pero napakababa ng timbang. Ayan. So kapag may nagpo 47 yung kilo na mukha namang 70 kilos, eh medyo magduda na kayo. Pwede nyo namang isuggest na pwede ba nating timbangin sa timbangan ng bayan para at least parehas tayo na nakakasiguro na totoo at tama. Nasa magandang usapan lang naman yan mga katropa. Eto, puntahan naman natin yung ikalawang pagmamarket. Ang ikalawang pagmamarket ng baboy guys is kung may nagkakatay sa inyong lugar. Ayan, halimbawa sa palengke, pwede nyong doon na ibenta yung inyong mga alagang baboy para at least nakatitiya kayo na walang sakit kasi nasa parehas na area lang kayo. Ang disadvantage lang yan guys, dahil nga minsan may mga pagkakataon na konti lang yung local buyer, is minsan nila line up nila yung mga baboy at minsan dumarating sa pagkakataon na inuutang pa yung bayad sa baboy. So ilaline up pa kayo, aabuti ng mga 3 days or 4 days, minsan 5 days bago sa inyo maibigay ng full yung bayad. Maswerte kayo kung mabayaran kayo kaagad na parang kaliwaan, mas maganda yung ganon. At ang ikatlo naman guys is yung sistema na kayo mismo guys yung gagawa ng product ng sa inyong baboy. Halimbawa, kakatayan nyo yung baboy at gagawa kayo ng product. Halimbawa, gagawin yung barbecue, kayo na rin yung magdi-dispose ng inyong baboy. Or kakatayan nyo yung baboy tapos ibibenta nyo na. So yun lang guys, ang simpleng tatlong paraan ng pagmamarket ng baboy. Usually guys, binibenta natin ang baboy kapag tungtong na sila ng 70 kilos and above. So napakaganda ng katayan yan, ayos ng katayan yan. Yung iba naman kapag 60 kilos, medyo mababa pa yung timbang ng mga alagang baboy. Yung iba naman kapag 40 kilos, pang lechon pa yan mga katropa. So dito guys, katulad dito sa sa day 40 ng pag-aalaga natin ng piglets. So medyo malayo pa guys, mahaba-haba pang anuhan to. Pagpapakain sa baboy, pag-aalaga ng baboy, paglilinis ng baboyan. Pero nakaka-excite guys yung mula sa maliit na baboy, piglets na dadalhin. Tapos after 3 months, papasok ng 4 months pangbenta na. Doon natin makikita guys, doon tayo may excite kapag nag-aalaga tayo ng baboy na parang nagkakaroon ng bunga yung paghihirap mo sa pag-aalaga ng baboy. Kaya nga napakarami na mga katropa yung gusto nila yung partner, yung alagaan, para at least mas madaling ibenta, mas madaling kumita, at saka yung mas nakikita nila yung resulta ng pinaghirapan nila. Ito, day 14, ano ba yung mga bagay na dapat pang gawin sa pag-aalaga ng baboy na katulad nito, para at least masiguro natin na kapag nagtimbang sila ng, masiguro natin na lumaki sila ng 80 kilos, 90 kilos, o umabot pa ng 100 kilos. Sa ganitong sistema guys, kung day 14 pa lang yung ating mga alagang baboy, ibig sabihin nawalay na sila, kinuha na sila galing sa ibang baboyan. Ang age group between 35 to 60 days old. So, ang ganyang sistema guys, tamang pakain lang naman yan. Siguraduhin natin na malinis yung ating mga baboyan. At syempre, siguraduhin natin yung vaccination program natin sa ating mga alagang baboy. Kapag ganito yung age group guys, sa ika 60 days o bago mag 60 days, pwede tayo guys may booster shots ng Bexan SP. Ibig sabihin para maging mas mabilis yung paglaki ng ating mga alagang baboy. At syempre kung nagtatay naman yung ating alagang baboy, matindi yung pagtatay, pwede tayong magturok ng Bacteraid. O kaya kung wala naman tayong mga budget-budget talaga, pwede na guys yung mga Apralite. Okay na yung mga ganon. O kaya mga Digest Aid para at least may iwasan yung pagtatay ng ating mga alagang baboy.
At kung meron naman tayong sapat na budget, pwede tayong magdagdag ng mga vitamins na hinahalo sa pagkain sa ating mga alagang baboy. So, yun lang, malaking mga itutulong yun sa paglaki ng ating mga alagang baboy para matiyak natin na magiging malusog sila, malakas at masigla. So, yun lang mga katropa. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli po. Paalam.